Noon ay di pansin na simula isang maliit na bayan ng Texas, isang simpleng puting tolda. Matapos na digma ang sibil sa Estados Unidos, Pilot Point, Texas, taong 1908, ang mga samahang kabanalan ay nagtipon-tipon mula sa iba't ibang panig ng Estados Unidos para sa isang pagsasanib. Sa ilalim nitong revival tent, nakaupo ang dalawang mga ngaral ng kabanalan, si Phineas Breezy, galing California, at si B. Jernigan, tubong Mississippi. Si Breezy ay taga-Hilaga na nagdadlad ng bandila ng Amerika sa kanyang pulpito noong digma ang sibil. Ang kanyang bayani ay nangaral sa libing ni Abraham Lincoln. Si Jernigan, matapat na taga-Timog, ay anak ng kasaping sundalo at ina na tumugis sa mga Hilagang sundalo na namumulot ng supplies. Silang dalawa ang kumatawan ng pagtatangi, pasakit at mga hadlang. Ang dakilang pagkahating politikal at pilosopikal ng 19th na siglo. Ngunit makalipas ang ilang araw, sila'y nagsama ng lakas. Pinagsanib ang kanilang kalipunan na naging isang Church of the Nazarene. Bilang tugon, lahat ng mga naroon ay nagsama-sama sa isang Hallelujah March sa paligid ng tent. Isang matatag na sagisag ng Nazarene sa loob ng 100 taon. Ano nagbuklod sa kanila? Taglay ang matibay na paniniwala sa tawag ng Diyos tungo sa kabanalan, sila'y nagtiwala sa Kanya na mapagtatagumpayan ang mga hadlang. Mula sa marami, sila'y naging isa. Isang siglong nakalipas, ang banal na spirito, sadyang malakas na napagsanib ang Hilaga at Timog, Silangan at Kanluran, ay siya pa rin nagbubuklod sa atin. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang 100 taon na pangangaral ng mensaheng kabanalan. Mula sa simpleng simula, ang mga grupong kabanalan ay umusbong sa tent sa Pilot Point, Texas bilang isa. Taglay ang alingaungaw ng Hallelujah March, bumalik sila sa kani-kanilang tahanan at iglesia at sila'y naging marami. Sa pagkatatag noong 1908, dala ng mga grupong nagsanib ang kanilang matatag na gawain. Ang Church of the Nazarene ay isang international na pamilya noong una pa man. Ang kwento ng Church of the Nazarene sa nakaraang 100 taon ay umabot na sa buong mundo, sa maraming bansa, maraming lengguwahe, maraming kultura, maraming kalipunan. Ang maliit na grupo doon sa tent ay kumalat, higit pa sa pangarap ng mga naunang pinuno at kasabi, sa mahigit 3/4 ng mga bansa sa buong mundo. Ngayon, ang Church of the Nazarene ay isinasabuhay hindi lamang sa mga lugar, kundi maging sa iba't ibang larawan ng gawain. Edukasyon, pagkahabag, pagpapalago, kabataan at mga bata, pagsulat at paglimbag. Ipinagdiriwang natin ang ating pagkakaiba sa spirito ng pagkakaisa. Ang grupong ito ay hango sa maraming mga lugar sa buong mundo. Sa maraming kultura, lengguwahe, paraan ng pagsamba, sa lungsod, sa bayan, at sa mga probinsya. Anong nagbibigay sa atin ang ating paninindigan sa katotohanan ayon sa Biblia at mahalagang pamantayan? Ang nagbubuklod sa atin ay mas matindi kaysa sa naghahati sa atin. Tayo ay Kristiyano. Nakatalaga sa pagka-Diyos ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Tayo ay kabanalan, nakatalaga sa pamumuhay na banal at katulad ni Kristo. Tayo ay may misyon, nakatalaga sa isang gawaing dulot ng ating paniniwala. Ang mensahe natin ay hindi mahihiwalay sa ating misyon, ang gumawa ng mga alagad na tulad ni Kristo sa mga bansa. Tayo ay may matinding misyon, ipangaral sa mga naliligaw ang mensahe ng kaligtasan at buhay kabanalan. Tayo ay may maawaing misyon, ang paglingkuran ang mga naliligaw at mga itinakwil. Tayo ay may pandaigdigang misyon, ang tumanggap, magsali at mangalaga. At tayo ay may misyong nagpapatuloy, ang magturo, magsanay at magpalago. 100 taon ang nakalipas, ang misyon ay nananatiling mahalaga. Ang
panahon ngayon ng iPad at mundo ng internet ay napakalayo sa tent ng Pilot Point. Sa nagbabagong panahon, ang tradisyonal na paraan ng paglilingkod ay lumalaganap sa pandaigdigang ugnayan kasama ang iglesyang lokal na siyang katawan ni Kristo at bagong pagsisimula ng iglesia. Pagtugon sa kalamidad, mga universidad, seminaryo at mga kolehiyo, maliliit na grupo para sa pagpapalago at pagtutulungan. Ngayong 2008, hinaharap natin ang mga bagong hamon, mga bagong hadlang, mga bagong teknolohiya, mga bagong ekonomiya, mga bagong kapangyarihan, isang mundong naghahatid ng bagong pagkakataon para sa ating gawain. China at India, mga bagong sentro ng kapangyarihan at lakas espiritual. Brazil, Korea at ang Horn of Africa, huwaran sa bukod-tanging paglago at pagsimula ng iglesia kung saan libo-libong mga kabataang Nazarenes ang humahayo sa lahat ng mundo, dala ang mensahe ng pag-ibig na nagpapabago. Isang daang taon, isang mundong layo sa Pilot Point. Meron na tayong kakayahang pumasok sa mga politikal na harang at pader ng kultura. Makakapunta tayo sa mga tagong lugar. Lugar na kung saan bawal sabihin ang pangalan ni Kristo o sumamba ng malaya. Madadala natin ang mensahe ng kabanalan kahit doon. Mga bagong hamon ang hinaharap ng mga bagong henerasyon na pinuno. May pusong nakatalaga at malikhaing kamay, sila'y naglilingkod ng may bukod-tanging kaparaanan. Ang mga Nazarenes ay nagpapatakbo ng Arabong website sa gitnang silangan, hatid ang mensahe ni Jesus sa mga tahanan sa buong bansa ng Arabo na may nakamamanghang resultang espiritual. Ang Koreanong Nazarenes ay gumagamit ng martial arts upang pasukin ang mga limitadong lugar para ipalaganap ang mabuting balita. Ang isahang pagpapalago ay nangyayari sa mga lugar na di lubos maisip noong 1908, Iraq, Kazakhstan, at mga lugar na hindi man lamang maaaring sabihin. Maraming gawain, isang pananampalataya, maraming paraan, isang layunin. Ang nakalipas na isang daang taon ng Church of the Nazarene ay mababasa na parang isang talang buhay ng iglesia ng bagong tipan. Ang pwersang naguhubog sa marami na maging isa ay ang alab na gumawa ng alagad na katulad ni Kristo sa mga bansa sa pamamagitan ng mensahe ng kabanalan. Tulad ng naunang iglesia, tayo ay tinawag, tayo'y inihanda, tayo'y inatasan. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na tayo ay mga taong pinili, mga taong banal, mga taong sinugo. Sa pangalan ni Jesucristo na binigay ang sarili para sa iglesia at sinugo ang kanyang espiritu para bigyan tayo ng kakayahang gumawa, dapat tayong maging mga taong banal. Sa kasaysayan ni John Wesley na siyang nangaral ng kaligtasan para sa mga makasalanan at naglingkod sa mga mahirap, dapat tayong maging mga taong banal. Sa diwa ni Phineas Brissy at ng mga unang kasapi ng Nazarene na nagkaisa sa Hallelujah March, dapat tayong maging mga taong banal. Sa mga pagtalagang ginawa nila Harmon at Lula Smelsenbach at ng mga misyonaryong iniwan ang tahanan upang gumawa ng mga alagad na katulad ni Kristo sa mga bansa, dapat tayong maging mga taong banal. Sa mga matapang na yapak ng mga di kilalang makabagong alagad na ngayon ay nakabingit ang buhay at kalayaan sa mga lugar na kung saan ang pangalan ni Jesus ay bawal ipahayag, dapat tayong maging mga taong banal. Sa mga natatanging pagkakataon ng 21 siglo sa pandaigdigang karagatan ng kadilimang espiritual, dapat tayong maging mga taong banal. Isang daang taon, napakaliit sa kasaysayan ng tao. Napakalaki sa walang hanggang potensyal. Maraming nangyari sa ating nakaraan, ngunit mas marami pa sa ating hinaharap.
Habang ang mga Nazarenes ay tunay na kumakapit sa banal na mensahe at misyon, ang pangitain ay kasing liwanag ngayon gaya ng pangarap na isinilang sa isang tolda.